Sa nga bang paglabag sa batas ang hindi pagbibigay ng 13th month pay? Kung ang isang empleyado ay laging absent sa trabaho, paano nga ba ang formula o paano nga ba kinocompute ang 13th month pay? If you're absent, of course, may deduction na yan, di ba? Mm. So pag may deduction, that's why, ang sabi ng batas, 1 over 12 of your basic salary of in a calendar year. Ibig sabihin, lahat ng sweldo mo, January, magkano natanggap mo? Minus all the deductions. Kasi absinos ka. February, magkano? March, April, i-add lahat yon. Lahat yon. Then, divided by 12, yun ang 13th month pay mo. Mm-mm. So, hindi based yon sa salary mo based sa pinag-usapan. Based on the salary that you actually receive. At yung ibang mga amo, sige, parang hindi natin i-deduct yung mga absences niyo kasi Pasko naman eh. Mm. So, matuwa ka kung ganyan yung amo mo. But kung batas yung pag-uusapan natin, batas yung pag-uusapan natin based on the basic salary that you actually received. Okay. So, okay lang kung wala kang absent. Kung may absent ka, may mga dami ka mga leave dyan, ano pa. Mm. So, yung amo, may iba dyan, mitikuloso. Di ba? Okay, ito, i-compute talaga. So, may mga amo naman mababait. Ang sabi ng batas, you need to work at least 1 month. Pag 1 month ka nagtrabaho of your employer, entitled ka na ng 13th month pay. Like for example, you work November 24. So, November 24 up to December 24, 1 month na yan. Mm. So, entitled ka na. So, for kung nag-work, nevertheless, kung nag-work ka December 1 pa lang, nung December 24, mag-demand ka na ng 13th month pay, you're not entitled. Kasi sabi ng batas, at least 1 month. 1 month kang nag-work. Kasi this 13th month pay is designed ito sa Pasko. Mm-hmm. Parang ginagawang commercialize ang Pasko. But kung iba naman dyan, yung mga matatalinong mga empleyado, lalo na yung mga magaling sa investment, yung 13th month pay, ang ginagawa sa investment. Nilalagay nila doon. Nilalagay for future, kung magkasakit ka. At so, saka tinatago, lumalago. So, nilalago nila. May iba naman dyan, itong, iba nga, wala pang 13th month pay, ginastos na. Pangbayad utang. Syempre. But actually, itong 13th month pay, designed ito for Christmas. Designed ito for the tuition sa mga anak. Kaya usually, kung hindi po siya December, June. Banda. June. So, kaya Agosto na eh. Paghati-hati yun. So, yun ang purpose ng 13th month pay. Hmm. And violation of 13th month pay is actually, failure to give 13th month pay is violation of your labor right as a labor. So, don't forget that. Hindi pwedeng optional lang yan on the part of the employer. Mandatory yan on the part of the employer. 13th month pay. Mm-hmm. But ikaw yung empleyado, huwag kang mag-demand ng 14th month pay. Optional lang yan. Depende sa income. So, i-compute. So, may mga ganun. Mm-hmm. Like, for example, may ibang empleyado nagbigay ng 13th month pay dahil nagbibigay din ng Christmas bonus. Okay. May iba dyan na kung magkano ang 13th month pay, for example, ang sweldo niya is 10,000, so ang 13th month pay, 10,000 din. Pero ang during Christmas, hindi lang 10,000 ang bibigay as 13th month pay, ginawang 15,000. Ibig sabihin, yung Christmas bonus, half of your salary. Okay, half of your salary, yun ang tinatawag na 14th month pay sa iba. Mm-hmm. May iba naman dyan na kasi malaki ang kita, hanggang 16th month pay. But that is only optional. Opo. And that hindi yan mandatory on the part of the employee. Mm-hmm. So, yung employee hindi dapat mag-demand. Salamat sa panunood sa video na ito. Mag-comment para alam namin ang opinion mo. I-like at i-share din ang video na ito. Mas marami ang makakapanood, mas maraming matutulungan. I-like at i-share din po ang DZRH News Television Facebook page para kung may bagong balita at impormasyon, ma-notify ka mula sa DZRH, una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maraming salamat.